Asher, ano yung naging dahilan o ano yung naging findings ano ng DPWH and CR dyan sa nakitang bitak sa Marikina Bridge at kailan yan na sisimulang ayusin? Aga pinsala sa sidewalk ng approach o sa rampa ng Marikina Bridge ang nakita sa investigasyon ng Department of Public Works and Highways National Capital Region. Agad din ang nagtalaga ng mga tauhan ang DPWH NCR ilang oras matapos ang mabigat na panawagan kahapon ng Marikina City Mayor Marcelino Teodoro kaugnay sa naturang bitak sa tulay. Sinimula ng ahensya ang pagsasaayos ng nakitang bahagi ng Marikina Bridge kasabay ang geotechnical investigation upang masiguro ang integridad ng tulay para sa kaligtasan ng publiko. Sa pahayag na inilabas ng DPWH-NCR, nilinaw ng kagawaran na ang ginawa nitong konstruksyon na drainage system sa sumulong highway ay hindi ang dahilan ng pagkabitak ng bahagi ng sidewalk ng approach ng nasabing tulay. Sa halip, batay-anila sa geotechnical investigation na isinagawa ng ahensya ay ang matinding pag-ulan ang naging sanhi ng pagdampot ng lupa na siyang nagdulot ng bitak sa bahagi ng sidewalk. Umabot ng nasa 30 metro ang haba ng bitak sa rampa ng Marikina Bridge mula sa JP Laurel Street at hindi naman nagkaroon ng pinsala sa mismong tulay. Sa paliwanag ni Mayor Teodoro, walang ibang konstruksyon sa Marikina Bridge maliban sa isinasagawang drainage system sa tabi ng tulay. Kunit hindihan niya nilagyan ng permanent sheet pile o pilote ang gilid ng ginagawang kanal na isaan niyang pamamaraan sa mga konstruksyon sa paggawa ng drainage system. Ginagamit ang pilote upang hindi gumuho at manatiling matibay ang gilid ng hinuhukay at binabaunan ng drainage pipe. Dahil walang tamang pilote, doon pumasok yung tubig doon sa pinaka-base o pinaka-pundasyon ng approach ng tulay. At dahil pagpasok doon, patuloy na pag-ulan, inuka ng tubig o scouring yung lupa dito sa ilalim ng approach ng tulay. Kaya bumagsak o bumaba yung approach ng tulay, kaya nagkaroon ng pagbitak o crack doon sa embankment ng tulay. Aga Bonjol, ang nakikitang kapabayaan ay plano ni Mayor Teodoro na ituloy ang pagsasampa ng mga kaso ng Marikina City Government sa contractor at maging sa kagawaran na siyang nangangasiwa sa proyekto. Sa ngayon ay nadadaanan pa naman ito ng mga light vehicles so yung mga magagaan na mga sasakyan. Ngunit hindi pinagbabawal ang pagdaan dito ng mga truck, mga container van at pang mga mabibigat na sasakyan. Pinapayuhan din ang mga motorista na magdahan-dahan pagdaan dito sa unahang rampa ng westbound lane ng Marikina Bridge o di kaya ay dumaan na lang sa alternatibong ruta. Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.